Happy Thursday, everyone. It's the day before Friday and finally temperatures are cooling down a bit. Masarap pong magkape at makipagchismisan kasama ang Pinoy insider Eugene Assis is joining us on the phone. Gumising ng maaga para sa ating lahat. Good morning to you, Eugene, all the way to Manila. Yes, good morning at magandang hapon sa inyo lahat dyan, Janelle. Alright, nakakalungkot ang balita, Eugene, dahil ang headline, ang first story natin today is the condition of the divine diva na si Miss Zsa Padilla who's here in Los Angeles para magpagamot sa kanyang sakit. Yes, ito nga ay matapos na may diagnose na mayroon siyang stage 1 ng kidney cancer, Janelle. Pero alam mo ba na hindi siya nalulungkot para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak na si Zia. Dahil ito palang cancer, may nakapagsabi sa kanya na naipapasa pa ito genetically from both parents. Dahil ito palang si Dolphy, pamilya niya ng mga Quezon, at sa pamilya ng mga Padilla, parehong may mga binuhayan ng buhay dahil sa cancer genetic. At nakakalungkot din, no? Because just how many months ago nung pumanaw si Dolphy at sana naman maging successful ang i-undergo ni Ms. Zsa Padilla na operation para ito yes. Si Zia ay hindi naman maulila. Yes, at yun nga, nakatakda siyang operahan dyan sa Cedar Sinai Hospital sa August 29. Yun ang pagkakaalam namin. At sana nga ay maging matagumpayan dahil talagang nalulungkot ang kanyang mga kasamahan dito, Janelle. Alright, kamusta naman ang pagtanggap ng mga showbiz world dito sa sitwasyon ni Claudine Barreto na walang papupuntahan at walang babalikan? Yes, medyo nakakalungkot din dahil matapos ang kanyang kontrato sa GMA7, ay hindi na siya binigyan ng another contract. Kahit na nitong nakaraang linggo ay gumawa naman siya ng isang episode sa Untold Stories ng TV5, pero nilinaw ng entertainment head ng TV5 na si Mr. Percy Intalan na wala silang long-term plan for Claudine o wala silang balak na papirmahin ito ng kontrata sa kanila. At wala naman siyang babalikan sa ABS-CBN sa ngayon dahil sa pagkakaalam namin ay medyo may tangko pa rin sa kanya o galit pa rin sa kanya ang Star Magic Patriarch na si Mr. Johnny Manahan o si Mr. M. Bakit ba sila nagkatampuhan ni Mr. M? Well, kasi kung natatandaan natin, itong si Angelica Panganiban na na-involve dito sa usapin nito dahil no, kung natatandaan natin ay na-chismis si Claudine with the best friend of Derek Ramsey nung sila pa ni Angelica. Yes, at yes. Dahil nga doon, nag-away-away sila. At pinanigan itong si Mr. M, itong si Angelica. Alright, speaking of Angelica, she's also part of our story sa ating love story section. Pag-usapan muna natin, Eugene, itong si Sarah Geronimo, na ilang linggo na nating pinag-uusapan siya at ang naudlot ba na pag-iibigan with Gerald Anderson. At mukhang ngayon, hindi naman pala siya pinabawalan ng nanay niyang mag-boyfriend. Meron lang ibang gusto para sa kanya, si Mommy Divine. Oh, ito ang chismis na nakuha natin. Ito pala si Mommy Divine ay may iba talagang gusto para sa kanyang anak. Dahil ito ang anak ni Gob Elray Villafuerte ng Camarines Sur ay mukhang nagkakagusto kay Sarah. Actually, noong pa ito nababalitaan, pero mukhang lumalakas ang chismis ngayon dahil ito nga na chismis na nag-text itong si Gob mismo ha. Kaya Mommy Divine, at tinatanong kung talagang wala na si Sarah o si Gerald Anderson or talagang walang nangyaring kumbaga relationship nun sa dalawa. At sinabi naman ni Mommy Divine na talagang wala na. So natuwa ang si Gob para sa kanyang anak na balita namin ay kakandidato naman ngayon bilang gobernador ng Camarines Sur. Janelle. Ayan, nako, si Mommy Divine, matchmaker na rin. Although I know Governor Elray, very good guy din naman, comes from a good family, has a good family. They also support yes. Kasi Gawad Kalinga. So kung ano man mapili yes. ni Sarah, good luck na lang sa kanya. Yes. Alright, John Lloyd Cruz and Angelica Panganiban, meron daw A Perfect Sunday, Part 2. Oh, may second wave na nitong A Perfect Sunday photo. Pero this time, si John Lloyd naman ang nag-post nito sa Twitter. At ito nga ang isa sa mga picture nila, itong kinuha sa Kadayawan Festival sa Davao nung nakaraang linggo. At talagang sweet na sweet ang dalawa. Kaya
marami ang nagsasabi na talaga sila na nga, pero sabi nga ni ito sa Angelica, pabayaan mo na siya sa kanyang nararamdaman ngayon at darating ang panahon na magsasalita siya tungkol sa kanila ni Chan Lloyd. At mukhang obvious na obvious nga, they're both very happy. Mm-hmm. Magaganda ang mga ngiti. Yes. Eugene, yes. Pag-usama naman natin yung mga heartbroken na ang ginagawa pala, you know, relationships when they fail, it's so difficult to cope, no? But some of our stars in the Philippines have a different coping mechanism or technique. Oh, yeah. Hindi ko alam kung nangyayari ito sa iyo, Janelle, pero yung ibang mga kababae na kababaihan nating artista ay nagbabago ng kanilang lifestyle. Yung iba naman nagbabago ng hairstyle, yes, para maka-move on. At ito nga, kung natatanda natin ito si Casey Concepcion nung mag-break sila ni Piolo Pascual, ay nagbago ng hairstyle. Kung natatanda natin, yung bob hairstyle naman ang kanyang ginawa. Si Bianca din. Oo, itong si Shaina Magdayaw, kayo kamakailan, ay ganun din ang nangyari. Although hindi siya nagpaputol, eh nagpakulay naman siya ng buhok. Ito naman si ang the beauty queen na turned actress na si Bianca Manalo with John Pratt, nung mag-break sila, ay nagbago rin ng hairstyle. Eh si Charisse, nagbago rin ng hairstyle. Love life din ba? Ah, yeah. Oo, maraming nakapunta na nagbago nga siya ng hairstyle. Pero mukhang iba naman ang dahilan din nitong si Charisse. Mukhang dahil wala naman siyang love life. Janel. Oo. Dahil wala namang love life, kaya nagbago ng... You know, when I was in the Philippines and I was doing the PBA, ganyan din ako. Pag medyo hindi ko gusto yung nangyayari, nagpapagupit ako ng buhok. Pero dito, ang hirap magpagupit because when you cut your hair, kailangan ng maintenance. When you have it colored, kailangan ng maintenance. At walang panahon dito sa Amerika eh. Ikaw ba ganun ka, Eugene? Oo, kaya pala hindi nahalata kung malungkot o masaya ang love life ko. Hindi nahalata talaga. Ikaw, nagpapagupit ka rin? Pagka... Minsan, pero hindi naman dahil sa love life. Dahil medyo steady na yung love life natin. Ayan, that's good to hear and good for you. Thank you so much, Eugene, for sharing those stories with us today. Maraming salamat, Janelle, at sa inyong mga taga-panood dyan sa Kabubayan, LA. Eugene Aces is the editor-in-chief of Pinoy Insider, the only 100% colored newspaper here in the U.S. at talaga namang 100% Philippine entertainment din po. That's the website on the screen if you want more stories. And we have more features for you from Kababayan LA when we return. Don't go away. Just get it already. I know.